Hello mga palangga, good evening po sa lahat na nandito sa Saudi Arabia and good morning po sa lahat na nandyan sa Pilipinas. So for today's video po is usapang OFW po tayo. So naalala ko lang po kasi nung first timer po ako, hindi naman sa takot, parang ano lang, doubt na pumunta ng Saudi Arabia. Kaya nung first timer po ako, sa Kuwait po ako. Ang second is sa Malaysia. So, kung bakit ako napadpad dito sa Saudi Arabia, is nung time na yun po, is pandemic do. Pandemic yun. Diba, yung coronavirus. So, yun po, is, bali, ang in-applyan ko po kasi noon is papuntang Qatar. Kaya lang, Saudi Arabia kasi ang pinaka, tawag nito, yung pinakamadali mag-process ng papers nung time na yun. Kahit naman siguro ngayon, kasi ang Saudi Arabia kasi is ready visa na kasi sila. So, pwede silang magpalipad 2 months or 3 months lang yung process, pwede ka nang paalisin agad. So, nung time na po yun kasi is pasyado po kaming gipit dahil po sa pandemic. At saka kapapanganak ko pa lang nun yung sa bibi kong maliit, kay Nathan. So, nung time na yun, palaging stay at home. Grabe talaga yung ano namin guys nung panahon na yun. Yung gipit na gipit po talaga kami. So, yun, nag-decision po ako na pumunta ng Saudi Arabia. Pikit mata. Tinanggap ko po yun kasi nag-offer yung agency na. I mean, hindi po ang agency ang, tama to. Yung recruiter rather, ang nag-offer na i-refund nila yung passport ko kung Saudi Arabia ako pupunta. Bali 10,000 yung refund ng passport ko. So, kailangan namin ng pera na yon. Nung time na yon, so, grab ko yung opportunity na pumunta ng Saudi Arabia, pero hiniling ko sa Diyos, no, na sana okay yung mga amo na pupuntahan ko. And then, syempre, merong konting takot, 'di ba? Kasi lahat naman tayo alam naman natin, 'di ba, Saudi Arabia, 'di ba? So nung time na 'yon, nagdasal na lang talaga okay Lord na sana gabayan niya na lang ako sa pagpunta ko ng Saudi. And then hiniling ko din sa Diyos kung ano yung klaseng amo yung gusto ko. And then, yung praying talaga na taimtim na pray na kung ano yung hinihiling mo sa Diyos. And sa awa naman ng Diyos is, binibigay naman po ni Lord yung bawat hiling ko. So, in short, andito na nga ako sa Saudi Arabia and okay naman yung mga amo ko. And siguro guys, yung sa iba lang ng mga first timer ha, hindi naman po ganun na katakot na pumunta ng Saudi Arabia. Kasi, syempre, sa mga narinig natin. Pero, guys, kahit naman sa ang lugar, merong mga masasama. Merong mga sadista, di ba? Kahit nga sa Pilipinas, meron eh, di ba? So, ano ko lang na-realize nung nandito na ako sa Saudi na hindi naman pala ganun kasama ang mga tao dito sa Saudi Arabia. So, sa mga first timer na gusto pumunta ng Saudi Arabia pero natatakot, guys, pray lang kay Lord, hindi naman kayo papabayaan ng Diyos. Tapos bali sa tatlong napuntahan ko na ano guys, bansa Kuwait, Malaysia, and then Saudi, sa tatlong bansa na yun guys, para sa akin ha, ang istrikto na bansa is yung Malaysia. Kasi yung pag-flight namin guys, wala kaming cellphone na dala. Binawalan kami. Tapos grabe yung check-up sa mga maleta namin before kami pumunta ng airport ha. Grabe, hinalughog lahat yung mga ano namin, maleta namin. Pati yung mga suot namin. Grabe yung check-up. Wala kaming cellphone na dala. Tapos 9 months na ako sa Malaysia, saka pa ako nakabili ng cellphone. Nag-away pa kami ng amo ko para lang makabili ako ng cellphone. So para sa akin guys, mas okay pa dito sa Saudi Arabia, you know, kesa sa Malaysia. And sa, ano po kasi, sa Asian country po kasi, masyado silang, ano, masyadong stricto sa medical. Kasi nung nandun ako sa, ano dati, sa
Malaysia. Before 1 year, nag-medical ulit. Tsaka, eto pa, yung, bali, yung nag-medical kami sa Malaysia, tatlo kami. If I'm not mistaken, parang tatlo o apat kami. Basta sa amin, guys, is isa yung bumagsak. Bumagsak siya sa medical. Alam mo, nakakaawa talaga, guys, kasi hindi niya ina-expect na makakauwi siya. Pinauwi talaga siya, guys. After nung, ano, parang 3 days yata yun, lumabas yung result ng medical namin sa Malaysia. Pinauwi talaga siya ng amo niya. Nakakaano talaga, nakakalungkot kasi hindi niya ina-expect na makakauwi siya. Kasi, di ba, syempre, before ka pumunta ng Malaysia, okay yung medical, fit to work. Tapos, nung pagpunta kasi sa, di ba, pag destination mo, Malaysia, medical ka na nun bago ka ano sa amo mo. So, okay ang medical. And then, after 1 year, medical naman kasi ganun talaga yung sa ano eh, sa Asian country, medical na naman ulit. Kasi parang ano lang, one year lang kasi ang visa doon sa kanila. Hindi kagaya sa ano, sa Middle East. Iisang beses ka lang i-medical yung pagkarating mo lang sa amo mo, doon ka lang i-medical. Pero sa Asian country po kasi hindi. Every year sila nagre-renew ng visa. So pag bumagsak ka sa medical mo, no nandun ka na sa Malaysia, pauuwiin ka talaga. Ganun sila kahigpit, guys. Tsaka, siguro, para sa akin, siguro sa mga naging amo ko, guys, mas ano ko ang amo ko dito sa Saudi Arabia. Kasi madaling makaintindi sa ano ng mga katulong ba. Hindi kagaya nung nasa Kuwait ako, tsaka sa Malaysia, napaka-stricto. Tsaka doon sa Asian country, guys, watch out. Ano talaga, halos lahat ng bahay doon may CCTV. Oo, doon sa Malaysia, kaya bawat galaw mo, talagang naaano ng amo kahit nasa trabaho sila. Hindi, ano lang, tapos, unlike dito sa Saudi Arabia na, ano, wala, hindi sila masyadong ano dyan sa mga CCTV. Hindi kagaya sa Asian country, guys. So, ano, yun lang, guys. Para meron lang kayong ano, meron lang kayong at least 'di ba, na-share ko lang yung mga alam ko. So sa mga first timer na gustong mag-abroad, huwag po kayong matakot na pumunta dito sa Saudi Arabia, guys. Mas matakot kayong pumunta ng Malaysia or ng Asian country kasi mas tawag nito, mas mahigpit po sila sa medical. Sa lahat po ng bansa, ang Saudi Arabia po ang maluwag sa medical. Kasi yung mga x-ray na yan, pwede lang yan nilang i-ano eh. Tawag nito, pwede ka nilang ipasa. Ganun. Maliban lang doon sa mga Asian country, masyadong mahigpit, guys. So, sa mga paguhan po, sa mga first timer na gusto mong mag-abroad, huwag po kayong matakot pumunta dito ng Saudi Arabia. Yun lang, guys. Sana po ay natutunan po kayo sa aking ano, konting tawag ito. Mga konting advice and bigla ko lang kasing naalala yung mga karanasan ko sa abroad. So, guys, thank you for watching and bye-bye for now!